paano achieve. Isa pong mapagpalang gabi pong muli sa atin pong lahat. Sa lahat po ng nanonood ngayong gabing ito, ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong presensya sa ganito pong pagkakataon na kayo po ay makasama namin, makaisa namin sa gawain pong ito na napakahalaga po, sapagkat ang salita po ng Diyos ay buhay po sa atin pong mga mananampalataya. At ako po muna ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buong linggong lumipas na ang Diyos po ay hindi tayo pinabayaan sa kabila po ng pandemic na ito, sa kabila po ng kawalan ng maraming hanap buhay, ay nariyan po ang Diyos na nagbibigay po ng mga pagpapala po sa ating pong buhay. So, ngayon pong gabi ay muli po na naman tayo mag-aaral ng isa pong aralin sa Bibliya na kung saan po ay kukunin muli natin ang mensahe ng kaligtasan upang sa sino man po na hindi pa po nakakasumpong o nakakaalam ng daan ng kaligtasan mula sa ating Panginoon, ngayong gabing ito ay inyo pong masumpungan at mapagpala po kayo na meron pong kaligtasan ano po, at katiyakan po sa buhay na walang hanggan. So, as we go to our lesson for tonight, ay balikan natin ng tanaw yung ating napag-usapan kahapon as we study the Word of God. Napag-usapan po natin yung kaligtasan po sa kwento ng buhay po ni Moses na siya po'y inilagay po sa isa pong basket na kung saan nilagyan po yun ng sahing, ano, it speaks about the Holy Spirit, at dun po sa basket na yon or sa crate na yon ay picture po yun na kung saan ay naroon ang pag-iingat ng atin pong Panginoon. So, sa buhay po ni Moses, siya po'y nakasumpong ng awa ng Diyos, at makikita po natin na siya po ay isang mananampalataya. Sapagkat yung kanya pong ginawa na iwanan ang karengian sa Egypt ay isa pong malinaw na tanda ng kanya pong kaligtasan at buhay na wala hanggan. Ngayong gabi po, isa pong magandang lesson ang atin pong pag-uusapan, God's salvation in the story of the 10 plagues in Egypt. So pag-uusapan po natin ay ang kaligtasan ng Diyos mula po sa kwento ng 10 salot na ibinigay ng Diyos sa bayan po ng Egypt. So dito po natin uhugutin yung kaligtasan na nais ipahayag ng Diyos sa gabi pong ito. So tayo muna po yung magbabasa ng salita ng Diyos, at babasahin po natin ang Exodus chapter 12 verse 29 to 36. Exodus chapter 12 verse 29 to 36. Ang salita ng Diyos. At nangyari sa hating gabi, nanilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ni Faraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa mga hayop, at si Faraon ay bumangon sa kinagabihan, siya at lahat ng kanyang mga lingkod at lahat ng mga Ehipsyo, at nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Ehipto, sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. At kanyang tinawag si Moses at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, kayo'y bumangon, umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at sampo ng mga anak na Israel, at kayo'y yumaong maglingkod sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi, dalinin yung kapwa ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinabi, at kayo'y yumaon at pagpalain din naman ninyo ako. At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan na madaling pinaalis sila sa lupain, sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay patay na. At dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilab, na nababalot ang kanilang mga masa sa kanikanilang damit sa ibabaw ng kanikanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moses, at sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit.
at pinagbiyayaan ng Panginoon ng bayan sa paningin ng mga Ehipsyo anupat ibinigay sa kanila anumang hingi nila at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. So, wala po akong oras para basahin po lahat ng story in the beginning of the story of the 10 plagues mula po sa chapter 7 hanggang chapter 12. Ang binasa ko lamang po, ito na po yung finale na kung saan yung kahuli-hulihang salot po ay tumama na po sa bayan po ng Egypt at makikita po natin dito na sumurrender na po si Paraon upang palayain ang bayang Israel. So mga minamahal, bago po tayo mag-aral, samahan po nawa tayo ng ating Diyos. Manalangin po tayo sa gabing ito. Panginoon naming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po ay kami ay lubos na nagtitiwala na wala po kaming magagawa kung hindi niyo po kami sasamahan. Muli po kami ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan sa naisip, nagawa at mga pagkukulang o Diyos na hindi po namin naisagawa na dapat namin ginagawa. Panginoon, ngayong gabi, dalangin po namin ang iyong awa at habag ang sumaamin. Makita po namin kung sino kami at makita po namin kung sino ka sa aming buhay. Nasa tagpong ito, Panginoon, nagbigay ka ng 10 salot dahil nais mong ipakita na walang ibang makapangyarihan kundi ikaw, Panginoon Diyos. Hindi po si Paraon o sino mang hari na nagahari-harian, kundi Panginoon, walang sino man ang pwedeng pumalit sa iyo. Sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan, ikaw o Diyos ay nag-iisa. Maraming salamat po sa gabing ito at samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito'y aming dalangin ama sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So once again, good evening to everyone. Sa lahat po ng nanonood po ngayon ng online streaming na ito, naway mapagpala tayo sa mensahe po na dadalhin ng inyong abang lingkod. So first and foremost, magsimula po muli tayo sa background or the setting of the story in the Bible, yung 10 salot. Paano po ba ito nangyari? So makikita po natin na ito po ay nangyari after na kausapin po ng Diyos si Moses sa pamamagitan po ng burning bush. At doon po ay makikita po natin na nakipagtipan ng Diyos kay Moses at sinabi po ng Diyos kay Moses, narinig ko ang hibik, narinig ko ang iyak ng bayang ng aking bayan ng Israel. Kaya naman ikaw ay susuguin ko sa kanila upang sila ay iligtas sa kamay ng mga Egyptian. So mga minamahal, ito na nga po yung story. Si Moses po ay makikita po natin yung kanya pong agam-agam sa pagpanawagan ng Diyos na siya po magiging deliverer o magiging instrumento para ang bayang Israel ay makawala sa pangaalipin po ng Egyptians. So makikita po natin sa story na binigyan po ng kakayanan ito pong si Moses sa pamamagitan po ng kanyang mga tanda. Ano po? So una pong tanda na ipinakita ng Diyos ay yung kanya pong tungkod ay naging ahas. Ano ho? At para sabihin po na palayain na po yung bayan. Ano ho? So, ang sunod, sabi ng Panginoon, ay ganito. Kumuha ka ng tubig at gagawin kong dugo. So, ginawa po yan ni Moses. At ang isa pa po ay yung pong kanyang kamay po ay pinapasok po ng Diyos sa kanya pong sinapupunan at nagkaroon po ng ketong yung kamay po ni Moses. At muli niya pong ipinasok sa kanya pong sinapupunan at nagsauli po yung kanya pong kamay mula po sa pagkakaroon po ng ketong. So itong mga bagay na ito, ilan lamang po sa mga tanda na kung saan, ito pong si Moses ay tunay na lingkod ng Diyos. Sa kasawiang palad, sa kwento po, makikita po natin na yung mga magicians o yung pong mga mahiko sa Egypt, kaya din po nilang i-execute mga minamahal yung ginagawa po ni Moses. No? So, sa pamamagitan po ng mga evil spirit, ay nagawa rin po. Kaya po, makikita po natin sa history na tinawanan lamang po ni Paraon si Moses. No? So, hindi siya naniwala at siya'y nanatiling matigas ang puso. So, here comes the story. Ito na po yung pinakantagpo na kung saan ay sinugo po ng Diyos si Moses
upang sabihin kay Paraon na palayain ang bayan sapagkat magpapadala ang Diyos ng mga salot. So, tumawa lamang si Paraon at makikita po natin sa story in Exodus chapter 7. Makikita po natin dito mga minamahal. Okay. Chapter 7 verse 20. At ginawang gayon ni Moses at ni Aaron gaya ng iniutos ng Panginoon at kanyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Paraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo at ang isda na nasa tubig ay namatay at ang ilog ay bumaho at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. Mga minamahal, the first plagues in the Bible na sinabi ay yung pong Nile River, no, na kilala po natin ngayon, o yung pong ilog po doon sa malapit sa kaharian po ng Ehipto, makikita po natin naging dugo. No? So, mga minamahal, before nasabihin ko po sa lahat ng mga salot na ito, iisa-isahin po natin before we proceed to the message of God's salvation. Mga minamahal, lahat po ng mga bagay po about dun sa plagues, ito po'y tumutukoy po sa Diyos ng mga Egyptians. So makikita po natin yung ilog po ng mga Egyptian, ito po'y kanilang sinasamba. No, bagaman yung ilog hindi mo dapat sambahin, pero sa kanila po, sinasamba po nila yun. No? So lahat po ng atin pong mapag-aaralan pong salot, it speaks about the gods of the Egypt. Mga minamahal, ang lesson po dito na nais ko pong sabihin sa inyo, lahat ng tao na ang Diyos niya ay hindi yung tunay na Diyos, malimit yung pong kanyang dino-Diyos, yun pa ang pumapatay sa kanya. Yun po yung nakita ko pong lesson po sa pagbibigay ng salot ng Diyos. Oh, I'll give you an example. Isang lalaki na umibig ng sobra sa babae. Ginos niya na yung babae. Pero sa bandang huli, no, dahil ng babaeng yon, nagpatiwakal na po yung lalaki. Napakadami pong kwento ng ganyan. Ano? Yung ginodiyos po natin, yung sinasamba natin, yung pinaglalaanan natin ng panahon, ipapakita ng Diyos isang araw na hindi yan ang magpapasaya sa atin. Manapayan ay magiging salot. No? So, kagaya din lamang po yan, ang isa pong dalaga na sinabi ng magulang na, anak, pumili-pili ka ng maayos-ayos, huwag yung lalaking yan. Pero dahil matigas ang kanyang puso, mas inibig niya yung lalaking yon. So, ano nangyari sa kanya? Dahil nung lalaking yon, naging miserable yung buhay niya. Ang minamahal, yung Diyos po ng mga Egyptian, yun po ang ginamit ng Diyos para po sila po yung salutin. No? Ganun po karunong at kamakapangyarihan ng ating Panginoon. So, proceed na po tayo dun po sa 10 plagues. Ano po? Number 1 is the water in the river turns into blood. Okay. Number 2, nagkaroon po ng nuts o ito po mga minamahal yung kuto. Ano? So, could you imagine, ano, kahit saan ka tumingin, may kuto. Ano? Yun nga lamang pong taong puro kuto ang ulo, eh, nakakarimarim na po eh. And how much more, ikaw ay kumakain, nasa harapan mo ang mga kuto. No? So, ang sunod po, according to the Bible, makikita po natin dyan ang langaw. No? So, meron po kaming karatig pong bayan, ito pong Taysan, Batangas, at doon po ay meron pong poultry. At pagka nag-harvest po doon ng manok, ay yung mga langaw po ay nagpupuntahan po doon sa ibang lugar, mga minamahal. At alam nyo po, yung simple pong maraming langaw, ano, ay nakakarimarim na po. Hindi na po mapakali, ano ho. So, mga minamahal, makikita po natin na sa tagpo po, sabi po dito, halos wala na pong makitang lugar na wala pong langaw. Talagang lahat po ay nilalangaw. Ang sunod po, mga minamahal, ano ho, peste po ng pagkapeste po ng mga baka. Ito po ay makikita po natin sa chapter 9 na po, ang pagkapeste ng
mga baka. So mga minamahal, yung mga alaga nilang hayop, ano po, ay makikita po natin dito ay ng kandamatay. Ano po? Mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, ano, marami pong mga hayupan o marami pong mga may poultry or swine raising na talagang sinasalot po ng Diyos. Ano, sinisingi lamang po yung tithes doon po sa kanila pong tinatangkilik. Sapagkat pag ang tao po, puro kanya lang at puro kanya po, eh minsan hindi niya pansin, yung porsyentong nawawala sa kanya, yun ay para sa Diyos eh, na dapat ibinigay niya sa Diyos, pero dahil sarili niya lang ang iniisip niya, dun pa napapunta. Minsan sa ospital, minsan nahuhulog, minsan nananakaw. No? So napeste po yung mga baka. So ang sunod po ay yung salot na bukol. Ano ho? Yung sugat, ano ho? Na bukol na may na naglalangib, ano ho? At in even the highest person in the story, ano po, ay nakaranas pong magkaroon po ng sakit na sugat, no? Yung bang kahit gamutin mo ng gamutin ang agwa oksinada at saka po ng ano, ay hindi na gumaling. So next po ay yung hailstorm o yung pong pag-ulan po ng apoy ng yelo, ano ho, at yung ulan ng granizo. Makikita rin po natin ang sunod ay ang balang, mga minamahal. Makikita po natin yan sa chapter 10 na po, verse 12. So, makikita po natin na biglang dumilim po ang langit. Hindi po dahil may bagyo. Dahil po ng mga balang na sandamakmak ang dami ay pumunta po sa lugar po ng Egypt. No? Para mas ma-feel nyo po yung aking sinasabi, i-type nyo lamang po sa YouTube para mapanood po ninyo the 10 plagues in Egypt. No, lalabas po dun yung tunay na tagpo na kung saan ay ipinicture po dun yung naranasan po ng mga Egyptian. Makikita rin po natin, mga minamahal, ang sunod at ang ikasiyam ay yung pusikit ng kadiliman or yung plague of darkness. So mga minamahal, nakaranas po sila ng sobrang dilim, no? And speaks about the hell, ano ho, yung impyerno po na kung saan ay doon po ibubulid ang mga tao pong makasalanan at mga tao pong hindi nagsisi sa kanila pong mga kasalanan at hindi po nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi po ng New Testament, ano po, ay dyan na nga ang pagtangis ng mga ngipin at pusikit po ng kadiliman, mga minamahal. So ito po ay ambience na po ng judgment ng Diyos sa mga tao. Alam niyo po, nakakatuwa lang pong isipin, ano po, na sa kabila po ng mga salot na ito, ano po, ang lugar po ng Gosen, sabi po ng Bibliya po, ay hindi po dinapuan ng anumang pong salot, mga minamahal. Ano ba yung lugar ng Gosen? Mga minamahal, dito po nakatira. Ito po ang lugar ng mga Israelites. Ano po? So meaning to say, yung salot po, ang sinalot lamang po ay yung mga Egyptians. At yung mga Israelites po, sabi po ng Biblia po, ano ho, hindi po sila dinapuan ng kahit anuman pong salot na ito. From number 1 to number 9, wala pong salot na dumapo sa mga Israelites. Mga minamahal, it speaks about the protection of God. If you are the children of God, remember this, kailanman walang masamang bagay o wala pong masamang pangyayari po na mangyayari po sa atin, ano po, dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, dahil kanya po tayong iingatan. So wala pa po akong nababalitaan pong Kristyano po na nagmumotor na naputulan ng ulo dahil sa pagdadrive. Ano, marami pong ganyan na nangyayari po dahil po wala nga po sa pananampalataya. Nasa kamunduhan, nasa kalayawan, mga minamahal. So ngayon, pupunta po ako doon sa pinakang highlights po ng mensahe po ngayon pong gabi. So makikita nyo po sa picture po na atin pong nakaharap sa atin po ngayon, makikita po natin dito yung pong picture po ng 10 salot nandito po sa baba. At ito po, nilagyan ko po ng picture po. This is the 10th
plagues. Ano po? Ito po mga minamahal, yung kamatayan ng lahat ng mga panganay. So, listen very carefully, and we're going to study this topic, ano po, sapagkat ito po yung highlights po eh. Bakit po pang sampo? Sapagkat, alam nyo po, sa lahat po ng mga nangyayari po sa buhay po ng tao, ano po, ay pwede pong sa huli po nating hininga, kasi makikita po natin dito, no ho, hindi pa naman po patay eh, ang mga Egyptian. Buhay pa po sila. Kaso nga lamang po, buhay pa, ay para na pong nasa impyerno. If you're going to imagine yung kanila pong nararanasan na salot, ano ho, may sugat, madilim, ano ho, maraming palaka, walang tubig dahil nga po naging dugo. Mga kapatid, it expresses the judgment of God sa mga taong mapagmatigas po sa Kanya. So mga minamahal, babasahin ko po sa inyo ang Exodus chapter 12 para po atin pong makita. Exodus chapter 12 verse 15. Sabi po dito, Exodus chapter 12 verse 15. Pitong araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura, sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ihiwalay sa Israel ang taong yaon. Mang minamahal, nabanggit po dito yung tinapay na walang libadura. Mang minamahal, I want to share this with you, a very important matter in the Bible. Pag nagbasa po kayo ng New Testament, mababasa niyo po yung tinapay na walang libadura. Ito po ay isang pong pista. Ano po, nung si Jesus Christ po ay nag-exist na, as a human. Ano, siya po ay, makikita po natin sa story na siya po ay nung nasa Jerusalem, nasa Israel po siya, mga minamahal, that time, makikita po natin na napakahalaga po sa kanila ng tagpong ito. Yung pista ng tinapay na walang libadura. So makikita po natin, yung ano ba yung ibig sabihin ng tinapay na walang libadura? Mga minamahal, literal pong tinapay po yung tinutukoy dito na wag nilang lalagyan ng libadura. Sa atin po, yung tinapay, pag nilagyan nyo po ng libadura, kumukumbos siya. Lumalaki po siya. Meaning to say, may daya siya. Ano ho? Ibig sabihin, meron dong untruthfulness, meron dong hypocrisy, meron po doong lies, ano po? Meron dong sincerity. So yung hindi katapatan, unfaithfulness, no? Anything that synonyms to that word, mga minamahal, we can use that dun po sa yeast or yung levadura. Mga minamahal, lahat po ng ginagawa po ng tao, pagkaya ni galing sa kanya, yan po ay kagaya po ng tinapay na walang levadura. But listen very carefully, ang tinapay na walang levadura po, ang pinatutungkulan po dito, mga minamahal, ay ang tinapay na bumababang galing sa langit. Ang sabi po ng John chapter 6 verse 52 to 55, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Ang sino mang kumain sa akin, siya'y maliligtas at hindi na magugutom, magtatamo ng buhay na walang hanggan. So mga minamahal, ang tinapay na walang libadura speaks about the Lord Jesus Christ. Siya lamang po yung walang kasalanan. Sapagkat, pag pinag-usapan po natin yung libadura, no, sa mga negosyante, yan yung technique nila para sila po ay makadaya. No, yung bang bumili ka ng pandesal, ang laki-laki, ano? Pero pag ginasumot mong ganun, yung malaki pang kulangot, ano? So, mga minamahal, napakaganda po nitong pagpapakita ng Diyos ng pagliligtas po niya. So, bakit po ito'y iniutos niya? Ito lang po. Sabi po dito, at sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon, at sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yung nararapat kanin ng bawat tao na siya lamang maaaring gawin ninyo, at inyong ipangingilin ang pista ng tinapay na walang libadura. Sapagkat sa araw ring ito, kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Ehipto, kaya't inyong ipangingilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi bilang tuntunin magpakailanman.
sa unang buwan ng 14th na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Mapapansin niyo po ano, paulit-ulit. Bakit? Napakahalaga po kasi nito. Hanggang sa 21st araw ng buwan sa paglubog ng araw, verse 19, 7 araw na walang masusumpungang lebadura sa inyong mga bahay. Sapagkat sino mang kumain niyang may lebadura ay iiwalay sa kapisanan ng Israel ang taong yaon, maging taga-ibang lupa o maging ipinanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may lebadura. Ilang ulit na po yung lebadura. Sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Nang magkagaya ipinatawag ni Moses ang lahat ng matatanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sangbahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisopo at inyong babasain sa dugo na sa palanggana at inyong papahiran ng dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto. At sino man sa inyo'y huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan, sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsyo at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintuang yaon at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. At inyong ipangingili ng bagay na ito, pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailan man. Mapapansin niyo po, ito po ay magpakailan man. Ibig sabihin, kahit ano pang mangyari, mag-iba man po ang mundong ito, this will be from generation to generation. At mangyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibinigay ko sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito at mangyayaring pagsasabi ninyo sa inyong mga anak. Anong ibig sabihin ng paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin, siyang paghahain sa Pasko ng Panginoon na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, ng kanyang sugatan ang mga Ehipsyo at iniligtas ang aming mga sangbayan, at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba, at ang mga anak ni Israel ay yumaon at ginawang gayon kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, ay gayong ginawa nila. Mga minamahal, nais ko pong pansinin po yung mga ilang words dito that symbolizes the greatest happening in the history, mga minamahal. So, mapapansin po natin dyan yung salita pong magpatay kayo ng kordero. Mga minamahal, sabi po ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mang minamahal, ito po ay picture po ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang kordero at banal ng ating Diyos. Makikita po natin dyan yung salita pong kukuha ka ng isang bigkis na hisopo at iyong babasain sa dugo. Mang minamahal, if you're going to remember what happened to the Lord Jesus Christ, ano po, siya po ay yung kanya pong damit ay napuno po, naging tagmak ng dugo ang kanya pong damit. No? Makikita po natin sa story ni Jesus Christ, nung siya po ay uhaw na, mayroon pong umakyat na isa pong alagad ng Romano at siya po ay pinainom ng suka gamit po ang hisopo. So mga minamahal, makikita din po natin dito, yun pong dugo na ipapahid po sa itaas ng pinto at dalawang haligi ng pinto. Mga minamahal, pag binuo nyo po yan, cross po yan. Naho. So makikita nyo po, mga minamahal, yung pong taas at saka po yung dalawang haligi, it speaks about yung ganun eh. Naho. Yung isa pa ganun at yung isa pa ganun. Yung dalawa pa ganun. So, mga minamahal, it speaks about the cross of Christ. Nakakatuwa po sapagkat sa panahon pa lamang po ng Exodus in the 10 plagues, makikita po natin dito yung prophecy that there will be a Savior who will come from the generation of David. Ano po? Makikita po natin dito na ang sabi dito, papahiran mo ng dugo. Mga minamahal, ito din po ang ipinapangaral ng mga tunay na mangangaral po ngayon ng ating Panginoon.
there is no other salvation without the shedding of His blood. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of His blood, there is no remission of sin. Kahit pa ikaw ay may relihiyon, kahit pa ikaw ay mabuting tao, kahit sa ulo mo pa ang Bible, without the blood of Jesus Christ that sheds to your hearts, I tell you this, wala ka pang kaligtasan. But this moment, I would like to share with you, para ikaw ay maligtas, kailangan mong tanggapin ang katotohanan ito na merong kordero ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako dumating man ang judgment ng Diyos sa ating buhay. And that is death. Sabi po ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die, and after this is the judgment. So pag tayo po'y namatay, mga minamahal, this is the judgment. Mga minamahal, simple lang. Pagka daw po, napahiran mo na ang iyong pintuan ng dugo. It speaks about our lives, yung ating pintuan, yung buhay po natin. Napahiran na po ng dugo. And the angel of the Lord will pass over you, mga kapatid. So imbis na ikaw ay patayin, anong sabi? Ikaw ay lalagpasan ng anghel ng Diyos upang ikaw ay huwag mapahamak at ikaw ay magtamo ng buhay. So mga minamahal, isa pong nakakatuwang aral sa Biblia po ang ating pinag-uusapan, na ang Diyos po ay napakahiwaga. Sa mga ngayon lang po ito naintindihan, ano po, huwag na po kayong lalayo. Wala po itong ibang pinatutungkulan kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. So mga minamahal, pag pinag-aralan niyo po ang Biblia po, hanggang ngayon sa Israel, ano po, ito po ay kanila pong pinagdiriwang, the peace of the unleavened bread or the peace of the Passover. Remember, nung si Jesus Christ po, mga minamahal, ay bago po siya mamatay, remember, bago po dumating yung judgment ng Diyos sa kamatayan dapat ng mga tao, pero ibinigay ito sa kanya. Siya po yung naging manunubos, o siya po yung sumambot ng galit ng Diyos sa kasalanan, mga minamahal. And remember, bago po siya mamatay, makikita natin sa story, ito po yung nangyari bago po siya hulihin, bago po siya pahirapan, mga minamahal, nagkaroon po sila ng Lord's Supper. Ano ho? So ano po ang ginawa? Si Jesus Christ po ay dumampot po ng tinapay at ito'y kanyang pinagputol-putol. What is the meaning of that pinagputol-putol? Ang sabi ni Jesus Christ, ito ang aking katawan na nagkaputol-putol, nagkalugaluganit, inyong kanin bilang pag-alaala sa akin. Ang ginawa ng iba niyan, pag inyong kinain, ligtas ka na. No. Ang ibig sabihin ng tinapay na yon, it symbolizes the sufferings and the death of the Lord Jesus Christ. Yung dugo, it speaks about the wine, ay yung tinapay, yung kanya pong katawan. Kaya po ang mga mananampalataya, tayo po ay may inaalala tuwing Lord's Supper, hindi po para tayo maligtas, kaya kumakain po ng tinapay. Hindi para uminom ng alak para maligtas at yung kanyang dugo ay maging pampalinis sa atin, yung alak. No. It symbolizes our faith in the Lord Jesus Christ. So, sa gabi pong ito ay napakaganda po ng ating pinag-usapan. Nawa po, bago po dumating yung judgment ng buhay sa atin, ano ho, ng Diyos sa atin, ay maisagawa po natin ito. At ang kagandahan po nito, as I end this lesson, sabi po dito, na inyong sasabihin, siyang paghahain sa Paskwa ng Panginoon na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, ng kanyang sugatan ang mga Ehipsyo at iniligtas ang aming mga sangbayan, at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Ang minamahal, makikita po natin dito na yung mga tunay pong mananampalataya, sumasamba po tayo hindi para tayo tanggapin ng Diyos. Sumasamba po tayo, naglilingkod tayo, nagpapasalamat tayo dahil nilagpasan ng Diyos yung hatol sana sa atin
imbis na tayo yung magbayad nun, tayo tinubos ni Kristo. So dahil po nung bagay na yon, matuto po tayong sumamba sa Diyos at magpasalamat sa Kanya. Huwag na huwag mong ipagmamalaki ang pagiging makadiyos mo. Huwag mong ipagmamalaki ang iyong nagawa. Huwag mong ipagmamalaki ang relihin mo. Sapagkat sa Biblia po, walang ibang dapat pong maitaas o mapapurihan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pagdating sa Revelation, nandun si Jesus Christ. Yung 24 elders, naroon at sumasamba sa Kanya. Ano? So si Jesus Christ po, mga minamahal, ang pinatutungkulan po ng kwento pong ito. So, bago po tayo mag-end, ano po, ay nawa po sa bawat isa pong nakinig, ano po, bagaman payak yung atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, but the very important is, ngayong gabi, maunawaan mo na si Jesus ang magliligtas sa iyo. No? Tayo po'y manalangin. Amang banal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, without you, we are nothing. We are a wretched sinner before your face. But Lord, we thank you na ikaw ay nagpakilala sa amin sa pamamagitan po ng krus ng Kalbaryo. At dun sa krus ng Kalbaryo, yung aming mga kasalanan bilang mga taong makasalanan ay iyo pong binayaran. Inako mo po, sinuot mo po yung damit na hindi naman para sa iyo, Panginoon. At ang iyo namang damit, Panginoon, ng katwiran, ang damit na kung saan ay kami magiging katanggap-tanggap, ito po'y ibinigay niyo po sa amin. Kaya po bilang iyong mananampalataya, hindi na po kami ngayon nagdadamit ng kasamaan, hindi na po kami nagdadamit ng kalayawan at kamunduhan, kundi Panginoon, makikita sa aming buhay yung pong damit ng kabanalan at ang ilaw ng aming Panginoong Jesucristo. Mula po sa John 11:25, sinabi mo, ikaw ang pagkabuhay na magmuli. Ang bagaman kami ay mamatay, kami ay muling mabubuhay. Panginoon, salamat po sapagkat nasa sa iyo po ang buhay. Ngayong gabing ito, i-bless niyo po ang bawat isa at nawa po, meron pong makapakinig nitong hindi pa po ito naunawaan at kilusin mo po ang kanyang puso at sabihin niya sa kanyang sarili, Panginoon, ako po'y makasalanan at alam ko isang araw, ako'y iyong parurusahan, ako'y iyong dadalin sa impyerno, pero nais ko pong maligtas. Nais ko pong tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Simula ngayon, nais ko pong maglingkod sa iyo. Nais ko pong ibigay ang buhay ko sa iyo. Bilang ganti, bilang sukli ng iyong kabutihan sa aking buhay. Lord, yung prayer na yun, Panginoon, hindi ko po yun pina-recite or anything, pero nawa ay magkaroon po ng ganong prayer yung pong nakikinig ngayong pong gabi. Salamat din po sa mga mananampalatayang umantabay ngayong gabi at naway ito'y patuloy na magkaroon sila ng pag-iinit sa iyong mga salita at lakas ng pananampalataya sapagkat ang iyong mga salita ang source namin para kami po ay mag-init at lalo pong makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa gabi pong ito at ang lahat po ng kapurihan, kalawalhatian na ibinabalik namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng ito'y aming samo at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. So, magandang gabi pong muli sa inyo pong lahat at sa susunod po natin or sa Monday po, ay ang ating pag-uusapan po is God's salvation in the story of crossing the Red Sea of the Israelites. So, yun na pong hinawi ng Diyos sa pamagitan ni Moses ang dagat. Doon naman po tayo magbubulay at mag-aaral ang salita ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nakasama namin, huwag mong kalimutan po mag-comment, amen, or any thanksgiving na ikaw ay nakapakinig ngayon. Huwag ka mahiyang mag-comment at bumati ng isang magandang gabi kung ikaw ay nakasama namin sa gawain ito. Good evening and God bless.